Si Teniente Gimo ang kapitan sa isang maliit na baryo sa Kabisayaan. May isa siyang anak na sa kwentong to ay tatawagin nating Intoy. Si Intoy ay nag-aaral sa kalapit na baryo at meron siyang beshiwak na tatawagin nating Betong. Inimbitahan ni Intoy si Betong na dumalo ng fiesta nila. Sa pagdating nila sa baryo, ay napansin na agad ni Betong na abala lahat ng mga tao, pero magiliw pa rin siyang binabati. Doon niya nakilala si Teniente Gimo at ang asawa nito na mga magulang ni Intoy. Nang makakain, ay naisipan na magbeshiwak na magsyesta muna. Dahil sa busog, ay madaling nakatulog si Betong at madilim na nang magising siya. Nagkakasiyahan na ang mga tao sa paligid. Wala si Intoy sa higaan kaya't naisipan ni Betong na bumaba. Pero hindi pa man din siya nakakalabas ng kwarto, ay may naulinigan siyang nag-uusap. "Tay, beshi ko siya. Iba na lang." Boses ni Intoy. Wala nang ang iba. Inakala ng lahat na siya na ang ihahanda. Eh di sana hindi mo na lang siya inimbita. Sagot naman ni Teniente Gimo. Nahintakutan siya sa narinig. Marahan ang bawat hakbang na nagtungo siya ng bintana. At sa gitna ng takot, tila may naririnig siyang lumalagapak sa lupa. Sumilip siya sa siwang at kitang-kita niya ng mga tao. Kung tao nga bang matatawag ang mga yun, ang lumalagapak sa lupa. Nang makarinig siya ng mga yabag, ay nagmamadali siyang humiga at nagkunwaring tulog. Si Intoy yun na humigang muli sa tabi niya. Pakiramdam ni Betong anumang oras, pwede siyang atakihin sa puso. Ilang oras pa ang lumipas nang may narinig siya uling mga yabag. Nagtalukbong siya ng kumot at maya-maya may sumilip sa kwarto. "Yung nasa tabi ng dingding, yung may relo," sabi nung sumilip. Naisip ni Betong na siya ang tinutukoy ng mga ito, kaya nag-isip siya ng paraan. Iniurong niya ang kaibigan sa may bandang dingding. Tinanggal niya ang relo niya at sinuot kay Intoy, saka niya ito kinumutan at maging siya ay muling nahiga. Sandali lamang ay may pumasok sa kwarto. Napalunok siya nang salitin ng isa ang braso niya at pinigilan niya ang sumigaw nang marinig niya ang paghampas sa bungo ni Intoy ng isang matigas na bagay. "Toy, bangon ka na dyan!" Wika pa ng isa bago tuluyang ilabas ang wala ng buhay na katawan ng kaibigan niya. Nang makalabas sa mga ito, ay walang sinayang na sandali si Betong. Agad siyang bumangon, binuksan ang bintana, at tumalon. Walang lingong likod siyang tumakbo. Napatigil lamang siya nang marinig ang sigaw ng isang nilalang na nawala ng isang anak. Nalaman na ng lahat, lalo na ng Teniente, na hindi siya ang namatay, bagkus ang anak nito. Nang makarating siya ng highway, ay nakahinga na siya ng maluwag nang may makitang jeep na paparating. Pinasakay naman siya ng driver at tinanong siya kung bakit siya humahangos. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Betong nang matitigang mabuti ang driver. Habang may kamay na may mahahabang kuko ang unti-unting bumabaon sa puso niya. Sa salamin ay kitang-kita niya si Teniente Gimo. "Joke lang," nakaligtas si Betong. "Siyempre kung hindi, sino magkikwento nito? Pero hindi ako si Betong. Maraming version to eh. Meron yung babae naman yung anak ni Teniente Gimo. Meron yung dating shota naman ng asawa niya. Marami. Pero itong version na to, yung pinakagusto ko."
Katulad kay Tiniente Gimo, marami ring bersyon ng kwento tungkol sa mananabas. Naging bantog ang mananabas dahil sa misteryong bumabalot sa kanya. Kung bakit ba talaga siya pumapatay? Bakit puro babae lang, di umano, ang pinapatay niya? Kung taga saan ba talaga siya? May mga nagsasabi kasing tubong Baguio daw siya. Meron din namang tubong Pangasinan daw. At ang pinakamahalagang tanong, kung totoo nga ba ang kwento ng mananabas? Early 2000 nang sumikat ang kwento niya. Binalaan ng mga babae na huwag magpapagabi sa daan. Yun ang consistent sa magkakaibang bersyon ng kwento tungkol sa kanya. Pero may ilan din namang nagsasabi na hindi totoo ang mananabas. At may ilang ding nagpapatunay na totoo talaga siya. Sa mga nagpapatotoo, isa ito sa maraming kwento na sa tingin ko malapit sa katotohanan. Bago raw siya makilala bilang mananabas, isa siyang OFW sa Saudi. May asawa siya at tatlong anak na naiwan niya dito sa Pilipinas. Biglaan siyang umuwi para sana sorpresahin ang kanyang mag-iina. Subalit, siya ang nasurpresa. Naabutan niyang may katsuktsakan ng kanyang asawa. Dahil sa labis na puot, napatay niya sila, maging tatlong anak niya. Pinugutan niya ng ulo ang kanyang asawa, isinilid sa isang bagang ulo, at mula noon, nagpagalagala na siya. Dahil umano sa nangyari, ay nagkadiferensya siya sa utak, kaya siya pumapatay. Kaya lahat ng babaeng makita niya, akala niya, misis niya. Sa iba pang bersyon ng kwento, ay para siyang stalker ng babaeng matitipuhan niya. Susundan at kung makitang mag-isa na, saka niya raw papatayin. May ilan namang nagsasabing may agimat siya, kaya kahit anong gawin, hindi siya mahuli-huli. Minsan pang araw, nakaengkwentro siya ng mga pulis at naging pusa na lang daw siya bigla. May isa ring kwento na hindi raw siya tinatablan ng bala. Alinman sa napakaraming bersyon ng kwento tungkol sa mananabas ang talagang totoo, ito lang ang lagi nating pakatatandaan. Lahat ng kwento may katotohanang pinanggalingan. Dahil lang sa pagsasalin-salin, kaya nadaragdagan o nababawasan. Kaya ang labas madalas, ito'y kwentong barbero lamang. Hello, idadagdag ko lang po ito tungkol sa mananabas. Grade 6 ako nung mauso yung kwento tungkol sa kanya. Yung isang teacher ko sa TLE, si Ma'am Pasamonte, ang sabi nga, urban legend lang daw talaga ang mananabas. Bali, ginawa, inimbento, para panakot sa mga babaeng lumalabas pa tuwing gabi. Sabi pa ni Ma'am, mukhang effective naman ang kwentong yun dahil parang epidemyang kumalat ito at naghatid ng takot sa lahat. Lalo na sa mga magulang na pinaghigpitan na ang mga anak sa paglabas-labas. Pero sa pagkakatanda ko, halos gabi-gabi, may police car na nagpapatrol nun sa buong barangay namin. Ganoon din sa lugar ng mga kaklasiko. Siguro pati yung mga pulis na takot, no? Siguro naisip nila, baka may magpanggap na mananabas. Yung bang sasakyan nito yung uso at magkiling spray ang gago.